sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-uchat. Pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Ito po ang Karambola sa DWIZ 882. Ako si Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay, kapapasok na ang ating booth. At naka-black with the Jeprox. Na Jeprox talaga. Jeprox! The 70s code. Ah, 70s code. Iwan ko pa yung iPad ko. Ayun, ang ating text line, 0998-3766-768. Okay? At live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Ano na nga ba yung sinasabi mo, Attorney Trixie? Like, share. Like, share, follow, subscribe. Like, share, follow, subscribe. Mm-hmm. Yan po, sa Facebook at saka sa YouTube. At meron din tayo sa DWIZ882AM.com. Yan. Live yan. Live yan. Mapapanood nyo. Makikita nyo yung Jeprox attire. Jeprox talaga. Ang ating partner. Di mo diniscribe. Ha? Di mo diniscribe. Naka-shorts. Naka-shorts po. Shorts ba? Naka-shorts sa ilalim. Naka-shorts sa ilalim ng mahabang pangitaas. Mataas ng slit eh. Mataas ang slit. Nako. Mataas ang slit. Mataas din naman yung boots. Mataas din yung boots. Oh, naka-boots. Naka-boots. Oh, over the knee. Jeprox na Jeprox nga natin. Parang rockstar. Yeah. Rocker the na. The best lang, dress on radio. On radio. Oh, yan, meron na tayo. Uy, dinagdagan daw ng 2 billion tricks. Kasi umaangal. Ano ba yan? How does it work? Yung calamity fund kasi, ang pinaliliwanag ng presidente, hindi sa gobyerno raw, kailangan din na may paperwork. Yeah. Oo. Hindi you naman daw. You can't just release. Kagaya ng sinasabi, ang dami na yung pera ng gobyerno. Hindi nga eh. May paperwork nun. Yan. Una-una, hindi ganun kadami. Meron pa daw siyang presidential fund. Yun. Meron daw disaster fund. Okay. Bakit daw hindi doon kumuha? Halatang halata raw hindi niya alam ang kanyang budget process. Mali yata siya. Mali yata yung nagsasabi nun. Mga think tank for hire. Think tank for I don't think na iintindihan nila yung ano, yung konsepto ng government budgets. Parang, ano ba? Think tank to eh. Think tank. Think tank for hire. Walang laman. Empty tank. Ngayon. Hindi ho ko kumo merong budget. Ganito yung paliwanag dyan. Mm-hmm. Kung merong pera doon sa presidential fund at saka yung sa disaster fund, hindi ibig sabihin yun lahat yung gagamitin mo agad. Yeah. Okay? Exactly. Kung meron man natitira. Dahil nung mga nakaraang buwan, ginamit na rin yan para sa COVID. Okay. Kumuha na ho rin dyan sa fund na yan, funds. Mm-hmm. Ang problema dito sa mga kritiko, hindi naman nila kung ano nangyayari sa finance. Okay. Sa finances ng gobyerno, banat ng banat, mm-hmm. Yun ang problema dyan. Kung ano lang yung process na naiintindihan nila, bakit hindi raw gawin yun? Okay. Alam niyo yung process. Alam niyo ba kung magkano pa natitira doon? Isa yon. Pangalawa, alam niyo ba kung wala nang paggagamitan yon? Kung meron man natitira. Correct. Okay? Hindi ho ganyan. Bata-bata pag na, merong ano, kailangan ng pera, bigay mo. Hindi ho, pinag-iisipan yan. Okay. Yun. So, ang sabi niya, dadagdagan niya raw ng 2 billion. Okay. At ang prioridad ay yung mga talagang ubos. Mm-hmm. Yung okay, wasak talaga. Kasama na ho dyan ang kumbaga yung rehabilitation. Mm-hmm. Mga bahay. Okay? Well, yung UN at saka International Red Cross, hindi ho yung Red Cross ni The Dick.
This is the International Red Cross. Okay. Nagpadala na rin ng assessment team. O, okay. Tignan mo yan. They have to assess. Mm. Kamukha na ginawa ng presidente, pumunta muna, lumipad. Tinignan okay. niya gaano kalawak ang damage. Naku, laki. Mm. So, yung UN na handa rin daw tumulong, at saka yung tawag nito, International Red Cross. At nagpadala na rin sila ng assessment team doon mm-hmm. sa Visayas and Mindanao. At ang unang reaction ng assessment team, utter devastation. Ano yung ibig sabihin? Utter devastation. Sobrang ano, wasak. Utter. Malalang, malalang. Kikita mo nga naman yung mga photos eh. Maawa ka talaga eh. Okay. Yung UN coordinator dito sa Pilipinas, yun ho ang kanyang unang sinabi, utter devastation. Okay. Yep. Ayan. They're trying to raise 1 billion pesos daw to fund urgent relief. All right. Ayan. 1 billion lang naman ang kanila. 20 million Swiss francs. Yesterday, no, kasi I had to monitor. Dahil merong mga, ang daming feedback na hindi pa umaabot dun sa towns nila. Such as, but not limited to, Negros Island, Southern Leyte, okay. Palawan. Nung una kasama pa Bohol, pero ang Bohol, kumbaga visible na yung rescue efforts, okay, okay. rescue and relief all okay. over the island. Buti naman. Pero walang humpay yung mga humingi-hingi ng tulong sa Palawan. Yun yung last na... Yun na nga, na medyo nakalimutan niya ang Palawan. I don't think nakalimutan. Ang laki rin na... Malaki Palawan eh. Okay. Ibig sabihin na nakalimutan eh... Hindi pa umaabot. Hindi pa umaabot. Okay. Ganito ang nangyari sa Palawan, down lahat ng communications. Yes. So, hindi marating-rating. Uh-oh. Okay. Tapos yung kanilang airport sa Busuanga ba, damage din. Yes. So, maraming mga lugar pa na isolated dahil daw ho, hindi maabot ng relief dahil nga una-una malayo, tapos may mga debris. Blocked yung mga roads. Blocked yung mga roads. So, may problema talaga dun sa mga kalye. Mm-hmm. And dun sa iba, yung mga ports mismo. So, ang Southern Leyte, hindi ka agad inabot kasi una, inayos yung airport. And as we know, the airport is in Tacloban. Mm. Wala naman dun sa, ano, sa Southern Leyte. Second, yung landing, yung may dalawang barko ng Navy na nakapunta na sa Leyte early on. Hindi okay. lang talaga umabot dun sa ibang mga areas. Because ganito yung sa, ano, sa rescue and relief. On the military side, sa NDRRMC, maglalanding yan. From everywhere, even if hindi airport, magsisea landing yan, and then as they go along, as they go from town to town, nagbibigay na yan. So hindi yan yung magmamadali sila para abutin yung last part. As they go, mamimigay na yan. Okay. Kasi may mga rescue efforts na kasama doon. So it is quite possible that dahil sa laki ng devastation, hindi pa umaabot. Okay. Ang problem ko is kasi ang minomonitor ko dito was the communications online sa SOCMED. Okay. And there were some very disturbing patterns. There were repeated messages na lumalabas na sinasabing, halimbawa, yung mga messaging nila, Cebu at Bohol lang naman ang kilala ninyo eh. O kaya Cebu at Leyte lang ang mga kilala ninyo eh. Kami nakalimutan na dito kami sa Negros, dito kami sa Palawan. Kinalimutan na kami, hindi kami inaasikaso ng national government. Cebu lang ang alam nila. Ayaw. And so on, which I think was not helping. Palagay mo sa jack. May pattern. May pattern eh. Tapos merong sineshare, repeatedly na sineshare. Ayun, may gumagamit na naman. Kasi daw, walang ginagawa ito si Duterte na tutulog. So, yun ang team nila. So, yun nga eh. So, chinek ko talaga ang DOTR site. Kasi diba, as we know, frontline dito ang Coast Guard.
and the AFP. So, yung AFP, minomonitor ko dun sa mga particular areas nila, umaariba naman ang AFP immediately. Okay. Ngayon, ang Palawan, pinakamalaki kong concern kasi andyan ang WESCOM. Okay. Yung Western Command, which is a unified command, lahat ng service branches nandyan. Uh-huh. And it's a fairly big command, no? So sabi ko, bakit? Eh, regularly, nagdadak ang mga barko dyan. Okay. And apat pala ang pinadala dun sa Palawan. So, chinek ko sa DOTR kay ASEC Goddess, at maaga pa lang nagpadala na ng barko doon. Again, possibly dahil hindi umabot kaagad doon sa mga areas, certain areas, kasi nga as they go along, yung parang caravan yan eh, as they go along, rescue and relief yan. And they will be going town to town. Mm-hmm. So okay. Same sa Negros. So I'm really concerned lang na meron talagang nananamantala dito sa sitwasyon at ginagamit pang politika. Well, that's obvious, no? Pero sa akin, wala naman naniniwala sa kanila eh. Ang mahalaga ho, makikita nyo, lahat kumikilos. Yes, yes. Okay? Kung reklamo kayo na reklamo dyan, nakikita nyo na nga lahat ugaga. Okay. Lahat kumikilos. Oo. Kung hindi pa kayo inaabot ng aid, may dahilan yun. Kayo, May dahilan at hindi natin alam. Hindi ho dahil sinasadya na tinitikis kayo. Nang lahat, sabihin mo ng gobyerno, napakawalang hiya. Pero yung mga ibang organisasyon, like civic organization, like the churches, like the Red Cross, ang dami po niyan, okay? Na ugagang ugaga dyan, at hindi pa rin kayo inaabot, eh may problema po. Nagka-problema sa lugar nyo, malamang. Dahil lahat po eh, talagang namang ano eh, kumikilos eh. Yes. Okay, para sisihin yung gobyerno, okay lang. Yeah, okay lang. Okay lang, pero huwag naman yung nyo pagsamantalahan yung sitwasyon. Ganito ho ang situation. Ang assessment ng DSWD, ang tinamaan daw ni Odette, directly affected, 1.8 million people. Okay? Nasa evacuation center, 440,000. Ngayon, kung feeling mo, ikaw ang center ng universe at dapat sa'yo ang mauna, hindi pa kayo, ang inaasikaso lang daw ni Duterte, Bohol, and Cebu, hindi, it's not fair. Isa pa yon, nananaginip ka kung ikaw ang tingin mo, ikaw ang sentro ng universe at ikaw ang mauuna. So, yung mga umaangal na yun, tingin ko, fake, Trixie. Kailangan na, wala namang umaangal doon sa mga totoong biktima eh. Hindi, meron din naman, meron. At valid naman din. Lalong-lalo na pag hindi pa umabot sa kanila. Yung iba kasi, kaya sila nagre-reklamo because hindi sila aware dun sa efforts. Kasi nga, down ng communications, kung makakapag-post sila para humingi ng tulong, hindi naman siguro enough ang power nila para makapag-surf and find out what the situation is. So understandable yun. Nakapag-post sila. Nakakapag-post, nakakahingi ng tulong, or yung mga kapamilya paano nila. Paano nakapag-post? Na, cha-charge. Merong mga areas na pwede ka mag-charge. Handcraft yata, solar-powered yung iba. Pero medyo questionable nga yung ano. Pero tapos you exert all that effort. Diba? Para maka-post ka. Para maka-post ka, you exert all that effort, maka-post ka. Down na down kayo, wala kayong makain, wala kayong tubig, everything. Ganun na sasabihin mo. Bull lang naman ang tinutulungan niyo. Hindi ba? It's so inconsistent. It's not human nature. Well, yeah. Sa akin ho, ang aking instinct dyan, mga kwan yan, pakawala. Okay, ito ang disaster, ha? Ang apektado ng mga areas po, napakalawak eh, hanggang Bicol. Magmula Bicol hanggang doon sa Caraga. May Maropa, Mindoro, Marinduque,
Romblon, Palawan. Okay. Pati ho Davao apektado yan, Zamboanga Peninsula, East, lalo na nga yung Eastern Visayas, Central Visayas, at Western Visayas. Pero talaga sa totoo lang ho, yung damage, umabot hanggang Bicol at hanggang Caraga regions. Mm-hmm. Okay, yan ang report ng DSWD. At ako'y mas maniniwala sa DSWD kesa yung mga pinakakawalan na yan sa social media. Dahil ho, ang statement ng mga namumulitiko na naman ngayon, napaiyak daw nung nakakita ng ano. Ayan. It's so emotional. Yes. Well, ang kailangan natin. Dinagat Islands, level to the ground daw. Anong kailangan nila? Well, siyempre, immediately, usual, pagkain at tubig. Uh-oh. Pero immediately, gusto nila ng building materials. Oh, kasi naman, they don't want to be... Yun ang sign na gusto ko. Yeah, ako din. Na gusto makabangon agad at maitayo na yung bahay. Yes. Building materials necessary daw. Dahil nakakatakot ang nasa evacuation center, nagsalita ng DOH. Mm-hmm. Nako, yan ang kailangan iwasan natin. Na magtagal sa evacuation center. Okay. Kaya mabilis na mabilis ho, yung mga dinadala ng Navy, 120 vessels. Mm-hmm. 120 vessels daw sa Cebu ang nalun ang lumubog. Mm-hmm. Or ibig sabihin inanod papunta sa lupa. Okay. Okay, 120 vessels, ang dami noon. Paano mo papalitan agad 'yun? Livelihood. Okay. Kaya po yung Coast Guard at saka Navy gumamit na ng kanilang ano, sarili nilang barko. Okay? Meron ka nga makikita, nakapatong yung barko sa resort. Wow! Hindi ba? Yung kumalat na yung dating resort, authentic daw yun ha? Uh-huh. Akala ko nga fake news noon eh. May isang resort, kalimutan ko yung pangalan eh, sa Cebu. Uh-huh. Ha? May isang resort sa Cebu, ang ganda-ganda, ganda-ganda nung hindi pa nagbagyo. Tapos naubos yun. Tricks, level to the ground. Tapos napatungan pa ng barko. Yung kanyang dati. Ganong kalala yun nangyari dyan. Oo. So 120 vessels dyan sa Cebu. Naku, sakit ng ulo yan. Sa mula hahanapin yun. Wala, replace na yan. Aha. Yung ang pangulo, kinonvert sa hospital. Yeah. So ngayon ho, ang number one halimbawa ng DOTC, DOTR, malinis sa mga airport. Okay, kasi kapag may airport, at least madaling makapagpadala ng lalo na yung building materials, construction materials. And from there, by land na lang, maide-deliver doon sa mga nangangailangan na area. Ang problema ho, hindi pa lahat ng airport operating. Okay, merong hindi ko matandaan ko ano. Hahanapin ko muna ho at ire-report ko pamaya-maya. Yung picture daw, resort sa Cebu. Oo. Oh, resort sa Cebu 'yan. Oo. Move and Pick. 'Yan yung Move and Pick Resort. Move and Pick. Resort. So, yung may ano sa ibabaw. Na anuran ng sa ibabaw. Ng barko sa ibabaw. Okay. Wow. Siyempre nga naman eh. Eh di ba? May pinipili ba yung hangin at ulan? Oy, resort to, wag tayo rito. Let's not do this. Move and Pick daw sabi ni Vic Lima. Batiin nga natin na happy birthday yung anak ni Paring Vic. Happy birthday kay Miguel Alfonso Lima. Miguel Alfonso Lima. Happy birthday, Miguel. Yan po ay anak ni Vic Lima. Yes.
who has the Servicio show. Servicio Lubos. Right after us. Servicio Lubos, 882. Move and pick pala yung resort na yon. Buti alam ni Paring Big. Nakita mo yon? Yeah. Eh, sa akin, that's a telling photo. Ganong kalala yung nagyari. Biro mo, ubus yung resort. Ubus talaga, tricks, at talagang wipe out. Sa lakas ng hangin. Oo. It's crazy. Ngayon, lahat to international na ang sympathy sa atin. Ang Pope, nanawagan. Nagpadala na ng message. Tsaka nanawagan sa mga ibang bayan, tulungan ng Pilipinas. Okay. Nanawagan si Lolo Art, pwede ba huwag muna daw politikahin ito? Ay, naku. Palagay ko nga, kasi ang daming nagtatag kay Asik Gades na, ano, nakalimutan nyo na ba kami? Nakalimutan. Like I said, ako, I can't take the risk na yung mga nagsasalita ay hindi biktima. Pero yung mga nagsasalita na hindi biktima na nakikita ko yung mga accounts, I wish they would stop that. Wala eh. It's not fair. Tapos meron pa sa Twitter itong mga chuwariwap ng lola mong magaling. May isang humirit ba naman na parang si Lenny na lang ang nagtatrabaho sa gobyerno. Oo nga, kawawa naman si Lenny. Siya lang ang tumatrabaho. Ang sipag nga eh. Oo. Sipag magpupunta sa mga dito sa Jabal. Oo. Eto nga, ilang airports na yan nabuksan ni Lenny. Sa kakatrabaho niya, nabuksan na tuloy yung mga airport. Marami hong airport damage. 24 airports. 24 na airports. Okay? Tinamaan nitong si Odette. Ay 14 daw diyan umaandar na. Salamat. Thank you. Salamat kay Lenny at napaandar niya na yung mga airport. 14 na airport out of 24. Ito so, ang malungkot. Meron daw 8 airport pa. Na matindi-tindi damage. But they're still operating na. Okay. So ilan na lang? 2 na lang. Yung 2 airport na yon, yun yung Surigao at saka yung Siargao. Malamang daw yan, ang report ng DOTR, sarado hanggang Pebrero. Dahil mukhang complete ang ano? Mukhang complete ang destruction. Pero, nilinis na rin nila at for humanitarian flights kayang iservisyohin. Kasi anong nangyari dito, Trix? Alam niyo yung airport, commercial airport, hindi pa pwede yan ng walang communications. Yep. O hindi pa pwedeng walang power. Mm-hmm. Kundi, napakadelikado, aksidente. So, dependent din yung mga airport na yan. Kasi maraming interested eh, yung mga kamag-anak nila, paano sila magpapadala, gusto nilang dalawin, gusto nilang puntahan. Marami ako nakikitang ganyan, ano? Na concerns. Alimbawa, kailangan magtayo ng bahay nung kamag-anak mo doon, baka pumunta ka doon, matulungan mo. Okay. Ganon ang sinasabi. Mag-airport sila. Meron hong mga airport na operational naman. Resumed na, pero limited operation. Ano-ano yung mga yan? Yang Antique Airport, Iloilo International, Dumaguete, Maasin, Mactan, Cebu International, operational na ho yan. Bacolod, Silay, San Vicente. Okay? Nag-resume na rin ng flights. Okay? Yung international flights sa Cebu will resume starting today, December 21. Okay. Pero limited pa daw ho ang flight, sabi ng KAAP. Yung Surigao at saka Siargao ang delikado. Hindi muna yan mag-ooperate. For humanitarian reasons lang daw ho. So sarado yung mga resort muna siguro dyan. Yeah. Sa Siargao. Understandably okay. So. Okay. Yeah, yan po sa airport. Ang mga ports kaya, wala pa tayong report.
wala pa tayo nakikita ng sigurado, matindi rin ang damage dyan. Yung mga ports. Ang problema ho kasi sa ports, yan ang mas gamit pagdating sa mga cargo. Okay. Hindi ba? Eh, kapag ganyan ang calamity, devastation, kailangan na tuloy-tuloy ang shipment ng cargo dyan. Kundi magkakaroon na shortage. So, I'm sure na inaasikaso rin yan ng PPA. Pero, babatayan ho natin yan kung anong mga nangyayari dyan. Ang death toll, Trix, ayon sa PNP, PNP ang nagtatali, hindi ko alam bakit PNP, hindi ba, dapat di ba yung national coordinate anto? Okay. National yung military disaster coordinating. Rescue and relief coordinating. 375 na raw ho. Ang ayon sa record sa PNP. Ang problema rito, kaya nag-iiba-iba 'yan. Kasi kailangan din hong i-validate 'yan mga reports na 'yan. Yan ho raw data reports padadala sa mga PNP stations. Okay. Hindi alam ng PNP station kung saan galing yan. Basta yan, ikukulate. Tapos sasabihin ganyan, kadami na ang patay. Lahat ho yan, binavalidate muna yan. Yun ang problema natin. Well, kung 1.8 million ang directly affected and 375 deaths, maganda pa rin ang Although talaga nakakalungkot yung may namatay. Diba? Pero sa ganitong kalakas, Category 4 at kalawak, hindi malayong may mamamatay. Yeah. Diba? Yung dun nga sa mga developed countries. Ang lawak ng area of devastation, unlike before na merong mga concentrated areas na dali hanapin. Ngayon meron daw, meron daw type picture niyang move and pick. Move and pick. Ayun na, nandun sa screen. Ayan, sa screen. Nasa ibabaw siya ng... Yan ho, yung nasa ibabaw. Oh my gosh! Hindi ba? Ubus! Tingnan mo, I think that's why these three... Una, akala ko fake yan. Nag-research ako, nakita ko, somebody validated it. Na taga-military. Validated it. Akala ko kasi ibang island yan eh. Hindi ba? Mukhang hindi naman yan yun eh. Okay, hindi. Somebody validated it. Ubus daw ho talaga yan. Ay, si Palawan nga pala, by the way. Sabi ni Asek Gades, ang Palawan, dalawa na pong Philippine Coast Guard ships ang nagpunta doon. Tapos, ano bang date niyan? 21. Yesterday, may Air Force plane na naglanding carrying relief goods. Hindi ko pa sure kung saan aabot itong mga ito. Pero please rest assured, yung mga nagpapadala sa amin na baka nakakalimutan ng Palawan, hindi po kayo nakalimutan. And yesterday and the day before pa po, nag-umpisa ang rescue and relief dyan. Okay. It's possible that the roads are blocked, hindi po kayo maabutan. So, pasensya lang. Hindi, nahiya akong humingi ng pasensya sa inyo. Pero due to the large area that has to be covered, asahan nyo po, padating din po sila. Sa mga nasa Southern Leyte, padating din po second round uli today ng relief efforts. Balik ako. Palawan, bukas may ano ba ngayon, 21, on the 23rd, May dadating na uli na eroplano from the Philippine Air Force. Yung mga gustong mag-donate ng in-kind, dalin lang po sa Pasay City sa Villamor Air Base. Alam po ng guards sa gate kung saan kayo i-direct pagdating niyo doon kung gusto ninyo magpadala sa Palawan. Okay. Yung Palawan kasi, alam mo ba yung Palawan kasama sa district ng Rotary District namin? Up to now. Makati, ni-reclassify siya to Visayas. Makati, Las Piñas, Paranaque, Muntinlupa, okay? Mm-hmm. Taguig, Pateros, at Palawan. Okay. Kasama yan.
So yung mga Rotarian sa amin, eh pinipilit makikontak. Siyempre, malapit sa amin yan, kasama sa distrito natin. Hindi namin makontak, incommunicado talaga sila. Ang hirap talaga ngayon. Ang hirap po ng situation ng Palawan. Okay? Naglaglagan yung mga down ang communication. Kaya nahihirapan. Hindi natin alam kung ano yung talagang situation. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magbabalik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, ako po si Trixie Cruz Angeles. Nagtutwal dyan na sinasabi para akong parot na oo lang ng oo kay Boss Conrad, tumigil ka dyan, baka mablock ka. Aga-aga. Sarap naman nung sinabi mo. Ha? Parang okay ha. Parang mo akong kinilitino na. Hindi ho, malayo ho sa katotohanan. Ay nako, kung alam nyo lang si Trixie. Ay nako po. Nako po. Ayoko lang, mahirap na magsalita. Okay. May nagsabi rito, doon daw sa parts na Cebu, eh globe lang ang umaandar. Okay, certain parts daw of Cebu. Nag-press statement ho yung globe. At ang sinabi nila, more than 90% na raw sila. Sa Cebu? All over. Okay. Ah, yung COVID. Umaandar ang kanilang communication. Right. Okay. So globe. Globe ho, manghiram muna kayo ng kamag-anak nyo na may globe. Okay, yung smart, ewan ko ba, hindi sila masyadong smart. In some areas daw, restored ang electricity, pero walang food. Walang? Walang pagkain. So yun natin yung kinakapanik ng mga tao, and I understand. Aha. Ngayon, kailangan kasi yung power para, halimbawa, at cellphone, paano ka mag-charge? Kung walang power, di ba? Napaka-importante ng marami na raw hong lugar nag-resume na ng power. Yeah. Yan ang report ng NGCP. Ayan, nag-agree na naman ako kay Boss Conrad. Ha? Baka magalit na naman kayo. Kaloka. Oo, kay Boss Conrad. Ba, parang parot. Oo lang na oo. Ano? Gusto mo? Anong gusto mo? Awayin ko? Ganon? Huwag naman. Maawa kayo sa akin. Halabo. Aga-aaga niya na. Ayoko nang inaaway ako ni Trixie. Gusto niya awayin ako? Pambira naman. Huwag naman kayong ganyan. Maawa kayo sa akin. Okay. Yung we're with you every step of the way daw, sabi ni sabi ni Nina. Yung paborito mo. Paborito? Sa lang paborito. We're with you every step of the way. Every step. Sabi. Yung mga useless na statement. Correct. We're with you every step of the way. Mga kandidato, nanawagan. Sa gobyerno na tumulong sa mga biktima. Mga ganyan na useless statements. Dami yung ganyan. Sayang airtime, Diyos ko. Aha. Sayang airtime. Okay. Ito ang magandang balita. May mga agriculture, kasi pagkain ang problema, diba? Pag ganyan, okay. At yan, magiging long-term problem yan. Hindi naman pwede kasing for the next several months, padala ng relief goods na pagkain doon. Yeah. Somehow, yung mga lugar na yan, kailangan makabangon. Uh-huh. Okay. These are farm areas, basically. Uh-huh. Kukunti ho ang industries dyan. Okay. Ang isang magandang industry dyan, halimbawa sa Bohol and Cebu, tourism. Mm-hmm. Pero pagdating doon sa mga really manufacturing industries, pati BPO and everything, hindi. Basically, these areas are farm areas. Mm-hmm. Okay? Ngayon, sila mismo ang they produce their own food. Okay. Diba? Mm-hmm. Ang problema ho, dahil sa bagyo, paano ko nasalanta yung mga sources of food nila na yan? Ito ang magandang balita.
Sabi ng Department of Agriculture, konti lang daw ang na-damage. Why? Kasi tapos na yung harvest. So naka-harvest na ho ng bigas, kung hindi ho, billion daw. Ang magiging damage. Magiging damage, billion na abutin. Mahigit 700 o 800 million pesos na bigas ang mawawala. Sa corn, mahigit 200 to 300 billion na agad yun. Okay? Nas, huwag na naman natin sabihin, nagkataon naman at medyo maganda ang timing nito si Odette pagkatapos ng harvest. Isipin mo kung nando pa yung pananim, ubus lahat yun. Nagkataon ho, ang damage daw, umaabot ng ilang daang million lang. And yet, the DA, meron ho daw silang ilalabas na 1.3 billion assistance. Na pang ano, seeds, rice, seeds, corn, veggies, ganun ho. Ang kanilang assistance na bibigay sa farmers. Kasi, yun nga yung sinabi ko, yung pagkain ang napaka-importante dyan. Okay? Kailangan makabangon sila sa lalong madaling panahon. Kaya nga din yung construction materials. Dati-dati kasi, tricks napansin mo. For weeks, puro relief, old clothes, relief. Yes. Ganun eh. Hindi ho. Ngayon ang panibago, ang makabagong thinking dyan. Isabay na natin sa basic needs, yung construction materials. Okay. Para makapagtayo na sila ng na-damage na bahay. Yan ang maganda dyan. So, importante rito yung kaibigan natin si Roofing the Nation. Nagbibigay. Si Elms. Si Elms. Mga kamukha nila ho, talaga nagmamalasakit dyan. Oo, itong bagyo. Marami talagang pinamimigay na roofing materials. Yun ang kailangan ngayon, roof. Baka magka-shortage. Especially now. Kaya nga, nakakabilib din eh. They always step up. Hindi kasi makaka, like we noted before, although may stock ang DSWD and so on, okay, ng mga, you know, relief. Sometimes, due to the large area or covered by the devastation, the number of people, magagawa nila, let's say, for a day or two. After that, magre-rely ka na rin on other sources. So, to tide us over to the next acquisition, yun yung time na nananawagan ng ano, natulungan ng publiko. Mm-hmm. Yung ma-augment yung pagbibigay ng relief. Okay. So, hopefully marami na rin mag-respond. Merong listahan ng, well, maganda yung sinabi ni Trixie, no? Mm-hmm. Sa Air Force. Kasi yun, diretso na. Yeah. Yung ibang organization kasi, kukonsolidate mo na yan, tapos maghahanap pa ng sasakyan. Oo. Uh-huh. Kung doon sa Villamor nyo dadalhin, diretso na yun. Meron na silang ano. May nakahanda na hong kwan doon. Kumbaga lugar. Sa nila yung back, tapos lipad lang ng lipad yung aeroplano. At nagdadala doon. Pero kung interested kayo na hindi rin kayo, malayo kayo sa Villamor or what, meron hong listahan ng ano eh, ang CNN na inilabas. Ang CNN Philippines, mayroon silang listahan na nilabas. Halimbawa, malayo ka sa, ano, sa Villamor, nadoon ka pa sa Antipolo or something. Okay? At gusto mo mag-donate, marami hong organization daw. Ateneo de Manila University. Tumatanggap po yan ng mga donations. Ayang Ayala Foundation. Okay? Yang Laban ng Masa. Naku. Medyo, puro mga ano to. Puro mga letran. Yung mga eskwelahan ho, ha. Youth Advocates for Climate Action Philippines. Lenny Robredo. Ayan ho, tumatanggap yan. Isko Moreno. Tumatanggap yan. Aray ko. Mahaba naman ito. Ba? Tumatanggap na ba tayo? Nang ano? Meron, ano? DWIZ. Tumatanggap ba tayo? Tumanggap tayo. For, nandonation. Ano, meron ba tayo?
Kasi ang problema ho yung kasi yung relief goods. Natin, yung logistics eh. Kasi kaya yung sinabi ni Trixie, kung maidadala nyo sa Villamor. Meron, alis yung aeroplano on the 23rd. Okay, at doon yung yung cargo plane na C-130. Dadali na diretso doon. Ngayon, kung wala kayong tiwala sa Air Force, eh wala na. Wala talaga tayo mapapagkatiwala. Pack-up na ho tayo lahat. Okay? Kasi meron na naman magsasabi niya, eh, gobyerno naman eh. Okay. Walang ginagawa eh. Totoo ba? Totoo ba? Did you go out and inspect? Kami ho eh, nagre-research kami ni Trixie at alam namin may kumikilos, may nangyayari. To be fair, yung iba kasi sa kanila, they get in touch with us para malaman natin yung mga ano, yung efforts. Yung iba simple Google search, Facebook pa na DOTR talaga has been on the forefront with the Coast Guard. And grabe, huwag niyong papayagan na insultuhin yung mga rescue and relief workers natin when somebody tries to score their political pogi points by saying may isang kandidato lang na parang siya lang daw yung nagtatrabaho. Sino? Si? Ano, sabi nung isa sa Twitter, si VP Lenny na lang ba ang nagtatrabaho sa national government? It feels like that. Wow. Buti na lang, online niya si Tama. Tangina mo, lahat ka naman alam eh. Salita-salita. Grabe, di ba? Oo. Ayaw ka muna. So, itong Globe, walang ginagawa. Ang Globe, 97% ng services sa Mindanao na restore na raw at 60% in Visayas. Lahat sa Misamis Oriental at Tagbilaran in Bohol, 100% na raw yan. Yeah. Tapos Palawan, Iloilo, parts of Samar, Agusan del Norte. Mm-hmm. Ang Cebu daw, pinaka-isa sa pinaka-tinamaan daw talaga ng gusto yan. Yan Cebu Island, Cebu Province. At on-site, at tuloy-tuloy daw, sabi ng statement ng Globe. Okay, wala hong statement ng Smart. Chinek ko. Okay. Meron silang free Wi-Fi ang Globe. Pwede nyong puntahan. Doon sa mga Go Wi-Fi sa mga mall, government offices, or airport in the Visayas and Mindanao, unlimited and free access to Wi-Fi ho. Yung tinatawag na Go Wi-Fi. Yan, sa mga services. Nilibre ho yan. Libre tawag. Kung gusto niyo mag-charge na cellphone, stranded kayo dyan, pwede kayo magpunta dyan sa mga sites na yan na Go Wi-Fi ng Globe. Ngayon, ito yung mga ibang lokasyon na libre ho. Libre Wi-Fi, libre charging ng Globe. Pumunta kayo sa kanilang Facebook page ng Globe. Ano ibig sabihin yan? So, punta kayo ng Facebook, tapos hanapin nyo yung globebridge.com. Tuloy-tuloy yun eh. Globebridge.com, isang word. Kumbaga, facebook.com/, di ba? Globebridge.com. Yun ang hanapin nyo. At doon makikita nyo yung lahat ng lokasyon nila na libre. Baka meron kayo doon na lokasyon. Edi, pwedeng tawagan nyo si tita sa US, makahingi ng konting ayuda. Di ba? Tawagan nyo si cousin sa England. Baka makapagpadala ng konti, hindi ba? Iba ho yung tawag eh. Yeah. Alam kong nag-aalala yung mga kamag-anak natin sa ibang bayan. Mga kapatid ko nga, eh, Diyos ko. Ang layo-layo namin, nandito kami sa Manila eh. Nandun eh, panay ang tanong, ano ba? Wala, okay kami rito. Mm-hmm. Safe kami. Hindi natin maaalis sa kanila yung mag-alala. O di, kung gusto nyo tumawag, yan sinasabi ko sa inyo, libreng Wi-Fi. Mm-hmm. Kasi kung walang signal sa lugar nyo, eh, di ba? Kailangan gumawa ng paraan. At tapos daw, doon sa mga apektado ng typhoon, kasi merong konsulta MD and Globe. But you have to pay. May subscription yan, ano? Konsulta MD.
Binukas daw ng Globe yan, dyan sa mga lugar na yan, na libre muna. Mm-hmm. For 1 month. Libre yan. Siyempre, mm-hmm, di mo maiiwasan magkasakit eh. Lalo na na, di ba, na-expose kayo sa elements. Ngayon, meron din daw yung paraan ng Globe to raise funds through GCash. Okay, ang kapartner nila rito, Ayala Foundation, GMA Kapuso, Rise Against Hunger Philippines. Yeah. So Globe, ang smart eh, hintay-hintay natin. Palagay ko maglalabas din yan ng, yeah, ng gimmick. Eventually. Mm-hmm. Eventually. Eventually. No choice sila. Naglo-live ako the other day, wala pang anong, bago pa magbagyo, bugso-bugso signal ng Smart sa gitna kami ng Cubao. Oo, bugso-bugso. And Cubao is a center. Oh, tsaka mataas ang lugar ng Cubao. So, ewan. Tapos may tower na malapit, no? Diba? Sa Campaginaldo. Uh-oh. May mga tower lahat ng ano. Uh-oh. Lahat ng telecoms. Nagtataka nga ako dyan eh. Mm. Yung mga mayor daw ng Metro Manila, Trixie. Oo. Nag-pool ng resources. Umabot sa mga 100 million. Mm-hmm. Pero inunahan na kasi sila ni Dumascuscus. Mm-hmm. Nauna na nagpadala ng 2 million. Nagpadala ng? 2 milyong pera. Hindi ko alam kung napadala. Basta nagpa-fundraising siya. 2 million daw yung unang allocate. Naka-raise siya ng 2 million. Hindi ko alam kung basta out of his own pocket, I don't know. Basta 2 million yung press release nila. Meron bang humirit? Hindi natin alam kung naibigay yun. Basta sa press release, ayon sa press release. Uh-huh. Eh ito, totoo na to. Announcement ho ni Benhar Abalos, okay, MMDA chairman, na nag-usap-usap daw yung mga mayor ng Metro Manila. Mm-hmm. At 100 million aid ang ibibigay doon sa mga LGUs, mm-hmm, na talagang tinamaan ng gusto ni Odette. Mm-hmm. At official yan, may resolution yan ng Metro Manila Council. Mm-hmm. Okay. Sigurado, makakarating tong pera to. Yung iba na 2 million sa press release, hindi ko alam. Yung totoo. Nasa press release naman eh. Okay. Hindi, ako, it's more like, I was looking at the reactions. Okay. Nung si si Mayor ang okay, nag-donate ng 2 million, siyempre, yung mga chuwariwap lang yung mga nakita kong react. So, hindi rin ako masyadong namansin. Pero nung si BBM nagbigay ng 3 million in cash, I think sa Siargao. Siargao? Wow, umaangal ang mga nasa Twitter. Bakit? Saan daw galing yung pera? Saan galing yung pera? Bakit? Sa ibang kandidato, di nyo tinatanong. Bakit kay BBM pa na yan tanong ninyo? Ako, ang tanong ko doon, bakit 3 million lang? Labo. Diba? Yeah. Dapat yun ang tanong doon, hindi saan galing yung pera. Diba? Sala sa init, sala sa lamig. Kung wala siyang bit-bit, I'm sure, nabash siya ng todo-todo. Pero si Lenny, wala lang. Anong bit-bit niya? Reporters, mga ano, media. Tapos pumunta siya sa ano, sa Bohol para magtanong. Tapos ito. Ang dahilan daw ho na cash na lang. Kasi yung mga aming contact na Rotary, mm-hmm, dyan sa mga sa Samar, Leyte area, yung Bacolod, Negros area, mm-hmm, sabi nila cash na lang. At doon ay acquire. One, because you're helping the local economy also. Yes. Kasi yung mga stock doon, mabibili mo and everything, kikita din yung mga tao, mm-hmm, doon, mas mabilis makaikot, makarecover. E samantala kung dito mo sa Manila bibili, padadala mo doon, mm-hmm, additional transport cost pa. Yeah. Tapos yung mga Manila businessmen na makikinabang, e samantala kung cash sila doon, doon sila makikinabang. Okay. Yan din ho yung dahilan ng MMDA, mm-hmm,
kung bakit cash ang gusto nilang ibigay doon sa mga LGUs at hindi na relief goods. Understandably, ano. Because the LGUs know better where to use, how to use the money. Maaaring mag-allocate sila ng kapiraso for the relief goods. Kasi marami naman relief goods na pumapasok. Uh-huh. Lalo na galing sa national government and the donation. And from other countries. Baka yung cash nila, gusto nila instantly makapagpatayo ng mga bagong bahay. Makapagmamigay ng yero, makumpuni, ma-repair yung mga nasira. Ito yung dahilan ng MMDA kung bakit cash. Kasi baka meron na magsabi na kung saan mapupunta yung cash na yan. Yun eh, yung lack of trust. Nakakatakot ho. Instead daw na relief goods, napakahirap pang i-transport. Dahil nga doon sa mga localities, hindi naman ganun kaganda ngayon ang logistics. Dahil marami pa nakaharang na kalsada. Number two, yung mga flights hindi pa ho normalized. So, paano ka magpapadala ng relief goods? Okay, di pa rin lang. Special flights pa, halimbawa galing sa Air Force. So, maganda na raw yung cash. Ganon din ho yung mga ibang organizations. Cash na lang yung pinadadala doon sa mga to their counterparts in those areas, those regions. Para sa akin, mas maganda yung tricks. No? Alam nila eh. Alam nga naman, kung puro yero yung bilin natin, konti lang pala yung yero kailangan. Diba? Mas alam nila. Mas alam nila. But definitely, kailangan ho, sa lalo madaling panahon, magsimula na ng repair and rehab. Yeah. Hindi pwede yung pinatatagal kamukha no Yolanda. Ilang taon na hindi pa natatayo yung mga bahay. Ano ba yun? Di ba? Kapag ho kasi ganun na ikayo, biktima kayo, nakita nyo yung kapitbahay nyo right after the typhoon. Tumayo. Nangahalap ng mga material. Materials. At itinatayo yung bahay. Eksisigla ka rin. Ikaw rin. Gusto mong gawin yon. Maitayo agad. Yeah. Okay? Hindi pwede yung umupo ka nalang sa isang sulok at magmukmok. At sabihin, kawawa naman ako. At yan ho yung pinalalabas ng ilang politiko. Kawawa itong mga biktima. Yung mga ganon. Hindi. We should encourage them to stand up immediately. Paano natin magagawa yan? Bigyan natin sila ng pera, makabili ng materials, maitayo ulit yung bahay. Yun nga yung ginawa ko doon sa aming tagapagmaneho noon eh. Diba? Naglakad po ng ilang kilometro, 3 oras daw naglakad. Makakontak lang sa amin. At nagpadala nga kami ng kooperasyon tulong. Although, hindi ko naman ma-afford. Pero, sabi ko nga sa inyo, kailangan niya, aba, diba, bunot. Pinadala namin. At gusto ko kasi yung attitude niya. Na hindi siya ng paraan. Hindi nagmukmuk lang at sa isang tabi at sinabing kawawang kawawa ako. Tapos kailangan ko ng gobyerno, tulungan ako. Kailangan ko ng politiko na to take my cause, to take up the cudgels for me. Hindi ho ganun yung attitude niya. Ang naging attitude niya, lalaban ako. Yeah. Naglakad. 3 oras naglakad, makakontak lang. At makahingi ng tulong. Utang pa nga ang unang sabi, Trixie. Ni hindi bigay eh. You know? Pautang po, boss, kasi wasak ang bahay ko eh. Ganun eh. Hindi ba? Gustong-gusto ko yung ganun na fighter na attitude. Immediately ha, parang hindi pa na ano yung hangin nung bagyo. Yun na ang contact niya. Kasi gusto niya maitayo agad yung bahay niya uli. Okay? Ganun dapat ho ang mangyari sa atin dito. Shelter. Basic kasi. Para hindi lumala yung sitwasyon. Ilan ang tao sa evacuation? Isipin mo, may COVID. Recipe for ano yan eh. For, nakakatawot yun. For raging epidemic, pandemic ulit. So, ang babalikan ko lang, walang oras natin, 9 o'clock ng umaga.
balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik ang Karambola, kasama pa rin si Tilan, Conrad Banal, ako si Trixie Cruz Angeles. Mukhang meron daw yung shortage ng ano, yero. Ayan na naman. Buti kaso, na lang. Ay kasi ho, yung DTI, naalala mo yung issue na may pinapaboran ho silang isang kumpanya. Supplier. Oo, na actually, malapit sa isang cabinet member. So ginawa nila, nilimit, nagkaroon sila ng reglamento na ang kapal ng yerong pwedeng gawing na pwedeng i-import, iangkat mula sa ibang bayan. Specified nila, ganun lang. Eh marami yung iba-ibang kapal yan, gauge kung tawagin. Ang yero eh, depende sa gamit mo eh. At iba-iba ang presyo niyan. Pero gusto nila, nag-iisa lang yung gauge ng DTI, featuring Yusek Ruth Castelo. Dahil ho, yun lang yung gauge na ginagawa ng kumpanya na yun. Okay. Na nilakad nga ng isang cabinet member. Yeah. Ngayon daw, tumataas ang construction materials. Magmula noon, tumaas na yung presyo ng construction materials. Yung made of yero. Of galvanized sheets. Yeah. Eh, hindi na remove ba? Oo. At malaki ang shortage ngayon. May problema tayo. Ayan, nakita nga. Ha? Naka-TRO yan. Naka-TRO. Nag-issue ng TRO ang RTC dyan. Oo, pero malaking epekto nung... Dahil ang tagal bago na release ng TRO. Ayun. Kailan ba? Month or two? Na-deplete ho ang inventaryo. Ang local inventory. Na-deplete. So ngayon daw, ang taas ng presyo. Hala. Ngayon daw, salamat DTI. Yung mga gumagawa ng yero na dating nagdo-donate, pag may mga niya ganyan sa kuna, cash na lang ang ibibigay nila. Ang problema natin ganito, sa bibili ng yero, may cash ka nga, saka bibili ng kukuha ng yero. Hala. Mga kalokohan. Ang sagot si Lene dyan. Anong sagot niya? Pawid ang idodonate niya. Pawid. Ba, may problema ho tayo niyan. Kung ganyan, anong solusyon ng DTI dyan? Oo nga naman. So, naka-TLO na sila, hindi pa rin. Grabe yung effect, ano? Far-reaching. Kasi, tama. Kasi continuous ang use ng yero eh. Ano, tsaka ilang buwan yun? Yung ilang buwan yun? Kailan ba yun? February? Nag-ano yung memorandum. Ang tagal na in effect. The TRO was, kumbaga, they had over 6, deplete ngayon. So, lahat po na importation noon, ngayon pa lang naka-hold. Import, baka padating pa lang yung imports. Kasi, paano yan? Kailangan mo na ngayon. Ayan, nagka-comedy of, ano talaga to, nagka-loko-loko. Salamat, TTI. Such foresight. Oo. Oh, grabe naman. Hindi na politiko yan, eh. Huh? I mean, pag cause and effect yan eh. Okay. They attempted to regulate yung dapat hindi nire-regulate. Iba-iba talaga ang antas ng yero. Iba-iba ang gamit. And then, gusto nila, kasi maka-corner yung isang kumpanya. Maka-corner ang market. Therefore, yung produkto niya, yun lang yung pwede. Yun lang yung pinayagan ng DTI. Yun lang yung compliant. Compliant. Paano itong mga kababayan natin nangangailangan ng yero ngayon? Ilang pamilya yan? Daang libong pamilya ho yan. Affected in over... Nawala ng bahay. Million, nakita niyo ba yung mga photos? Pati dingding. Nawala. Yeah, the whole... Natiras. The whole thing. Yan. Well, worried pa rin ako dun sa mga areas na hindi pa inaabot eh, ng relief. Okay. Ito ho yung appeal ng Papa dun sa mga interesado. Kasi marami nagbibigay ng donation through the Catholic Church, eh, di ba? Kasi ano eh, Pope appeals for help. Ano yan?
Easy rin kasi pagka sa simbahan dahil walang donor stocks. Oo, tama si Trixie. Oo. Ako naman ngayon po papayag. At least dalawang beses. Para mapagsabihan ka rin. Tama ka, may tama ka, Trixie. Ang paraan daw ho ng Catholic Church. Kasi nanawagan nga ang Papa, let's help the victims in the Philippines. After the his Sunday Mass dyan sa St. Peter Square sa Vatican City, I express my closeness to the people of the Philippines affected by a strong typhoon which has destroyed many homes. The first concrete help is prayer. And dinagtong niya other aid. Ibig sabihin ho din noon material na tulong. Okay. Ngayon, ang CBCP, hindi ho lahat ng CBCP malasok Villegas, ha? Don't make that mistake. Marami ho dyan matitino. Hindi lahat na sususpend in Twitter. Hindi lahat na sususpend in Twitter. Okay. Siguro, pwede kong pagtawanan yung misery nila. Okay. Just that one. Ang sabi ho nila, yung Caritas Philippines, tumatanggap ng donasyon. Okay. And then they're dedicating December 25 and 26, National Days of Prayer for families and communities affected by Odette. Okay. Ang isa pa hong ano niyan, nationwide, ang lahat ng Catholic Church, meron second collection. Kasi may mga umaangal dyan. Akala nila yung parish priest lang may pakananon. Okay. Pag second collection. Okay. Yung first collection ho kasi, ganito yan. Paliliwanag ko lang ha. Dahil ako ako ang medyo, medyo sampalataya ako sa kanila eh. Okay. Kasi dating gusto ko maging pare. Yung first collection ho kasi for the maintenance of your parish. Yes, I understand that. Okay? Kasi may gastos din niyang simbahan na yan. Of course. Kuryente, lahat. Ganyan ho, no? Uh-huh. Napakahirap ng buhay ng pare, baka akala nyo. Ex-convent ka din ba? Seminar. Minsan nga umaasa pa yan sa mga kamag-anak for support. Kakaawa. Pag nag-retire na, lalo nang nakakaawa. Nagdo-donate ako sa part mga retirements. Part of that, ayun. Doon sa first collection na yun, may bahagi doon na pupunta rin sa diocese. Okay, kasi yung diocese, kailangan din ng maintenance. Correct. And then the diocese also. And then the diocese also remits to Rome. Kasi yung Rome, ang daming tinutulong ng ibang tao. All these grandiose things that you see in Rome, matagal na po yan nandyan. Yeah. Hindi na ganyan na simbahan. Hindi naman nila in-acquire yan recently. Hindi naman nila binibili ngayon yan. Hindi na dyan napupunta yung pera niya. Dati. Panahon ni na Michelangelo. Yan, nung panahon ng mga Middle Ages, tayo sila ng tayo ng ganyan. Necessary eh. Yan yung propaganda nila noon. Eh. Noon. So pag nakita mo, isang malaki yung gusali, tapos yung works of art na sweeping, grandiose. Kita niyo yung sa Vatican, di ba yung mga marble statuary nila? Uh-oh. Parang gumagalaw. And then, sometimes these are commissioned by private citizens kasi bibigay sa simba. Yes. Meron din naman si Pope Gregory, was it the Sistine Chapel, kinomission niya si Michelangelo. Something like that. Pero ngayon, with the faith eh. During those times, walang TV, walang internet, walang ano. Bakit? This was a form of communication also. May nagagalit si Father, nakakotse pa. Anong gusto nyo? Lahat ngayon nakakotse. Si Father, meron ng Father nakamotorsiklo na aksidente pa, patay. Diyan sa Visayas. Yun mas nakakalungkot. Kasi ang lalayo ng kanyang mga minimisahan ng mga chapels. Kasi nga, kulang na kulang sa pare. Nandoon siya sa parish niya. Pupunta siya sa mga ibang lugar, nakamotorsiklo na siya at doon magmimisa.
na aksidente, na baguhang ulo, namatay pa. Nabawasan pa tuloy na isang pare. O gusto niyo magmotor lang si pare? Okay na yung magkotse din siya. Pagbigyan niyo naman. Okay. Basta wag lang Ferrari, di ba? Ba yung DOH lang ho yung nakakapag-Ferrari. Si Father D naman nakachaleko yan eh. Okay. Ang paraan ng CBCP para makapag kalap po ng pondo, donasyon, yung second collection. Okay. Eh medyo maging ano kayo doon, medyo maging galante generous tayo dyan. Yung mga Katoliko nakikinig sa amin. Medyo maging galot. Mapupunta ho yan, sigurado ako. Yes. Mapupunta yan doon sa mga biktima. I'm 100% saka certain. Saka efficient naman kasi nga, wala silang donor stock. So, ang mga walang donor stocks, yung mga donor, yung mga NGOs that have a category ng tax-free donee institution. Yeah. Ang category is malaki ba yung given donor by the stocks? BIR. Mm-hmm. Malaki-laki? 6%. Malaki din. O sayang din yun. Oh, sayang din yun. Oh. Marami pa rin mapapakain nun. Marami pa rin yerong mabibili. Kung may yero. Kung may yero. Tapos the church, of course. Yung ibang schools yata are allowed. Tax-free din. Tapos yung DSWD. Red Cross. Also tax-free donee institution yun. By law. Rotary Club. Nag-apply ba kayo? Hindi ko alam eh. Tax-free institution. As a civic organization. Na. Malamang matagal na kayong meron nun. Aha. Na ano yan eh, nung kabisado ko dati yung mga... Eh yung mga ABS-CBN, pag nagpa-fundraising yan noon. Walang accounting yan eh. Diba yun nga yung issue sa Kongreso nun? Katingin daw ng accounting ng inyong mga fundraisers. Silang maipakita. Tapos, yung foundation, diba yun yung bumibili ng kung anik-anik pa ng kanila. Ang giging tax shelter siya eh. So, pwede rin silang tumanggap dun. Ah. Yung Caritas Philippines daw ho ang magdi-distribute ng perang makakalap ng donation. Na 10 dioceses pa lang ano, tinamaan. Wow. Ang dami. Ang dami. 10 ah. Surigao, Tagbilaran, Cebu, Puerto Princesa, Taytay, Maasin, Dumaguete, San Carlos, Kabangkalan. Yan Kabangkalan, ano daw yan? Kabangkalan yan, talaga daw heavily damaged yan. Parang yung Dinagat Islands, totally flat. Parang may sumabog daw na atomic bomb. Ganon ang impression na makukuha mo kapag punta ka dyan. Ngayon, yung mga political parties, kumikilos din ho. Okay? Nag-relief fund din, mga political parties. Ibig sabihin nito, hindi ito yung mga kandidato, kundi yung kanilang mga taga-suporta. Sila ang mga nagdo-donate. Yun ang maganda. Diba? Yung mga political parties kesa yung mga pangalan ng mga kandidato yung si Dumasco. Hindi at maliho yung 2 million panalo sa casino. Hindi totoo yun. Uy, grabe. May nagsasabi kasi baka nanalo raw sa casino kaya meron siyang 2 million. Okay. Ang ganda pa sana ng narrative na yun. Ang ganda sana nun. Biro mo nagsugal tapos binigay yung... Eh, ang balita ko talo. Okay. Yung mga yung kaya organizer ng Isabong, magbibigay kaya anong hula nyo? Dapat hindi magbibigay. Ang lakas na sagot ni Winner. Dinig. Ay, hindi raw siya, tingin niya hindi magbibigay. Ang laki na kinikita niya. Oo. Buti pa si Boss Winner, hindi oo ng oo. Hindi oo ng oo, yan si Winner. Hindi raw magbibigay. Ako, pusta ko magbibigay. Pusta ko nagbigay kasi, na. Kasi ang pagkor, sigurado yan. Oo. 100% yan, ang pagkor, magpapadala yan kahit papano. Ng tulong. Yeah. Kaya na maobligahin ng pagkor yan. Isabong, laki na kinikita niyo ha, bilyon-bilyon ha. Oo.
to stay in our good graces. To stay in our good graces, magbigay naman kayo. Huwag sana silang mag-intay. sa isang araw, you won't be able to spend that in a day. Ano ba naman billion, yung magbigay billion. Ka ng ano? Hindi, eh, total, nakinabang din sila doon sa mga tao doon eh. Tumaya rin sa isabong yung mga nandun eh. Di, balikan nyo naman ng konti. Give back. Ha? Give back a little. Oo. Pay it forward. Mm-mm. So, hinihimok daw ni ano, nanawagan sa insurance commission na tumulong doon sa mga victim ng Typhoon Odette. Eto si Dumas Gosgos. Bakit naman insurance commission na naman na anapisil mo? Bakit nga ba? May issue siya pa rin sa insurance commission. Kasi daw, mga insurance company, kailangan agad-agad magbayad. Okay. Naku, special concern. Because? Yung mga nasiraan ng bahay, ng mga businesses. Pero siguro naman after processing and verification. Kailangan nila ng quick action. Layo na yun. Ayun pala yung issue. Ang layo. Ma'am, alam nyo, he called on the insurance commission daw. Na to immediately pay yung son. Buti kung ang karamihan ay mayroong kailangan property insurance. Kailangan mo bang utusan yung insurance? Pa ito, wala na lang masabi ito. Tingin ko, insurance commission. Mo, bakit insurance commission lang? Medyo hirap pa. Bakit yung Philippine Crop Insurance Corporation? Ang dami niyan. Oo naman. Ba't hindi ka nananawagan doon? Ba't hindi ka nanawagan sa DTI, na yung yero? Bakit insurance commission? Sa dami-dami yan ang napisil mo. Merong sumasagot dito tungkol dun sa ano, sa yero. Sabi niya, no, understandable naman daw yung sa DTI na ano, kasi yung certain grades ng yero pag ginamit dun sa as roofing material for human habitation, my words, napupunit kapag hinangin. Sir, wala namang kaming sinasabi na dapat payagan lahat for ano, for roofing and for human habitation. Tama. Ang kailangan, kasi may categories naman talaga. Kumbaga, kung gagawa ng rule ang DTI, mas efficient na iutos sa city officials, particularly dun sa city engineer's office, na pagka nagpapagawa ng bahay, yung mga tao or any structure for human habitation, i-require nila yung certain grades ng yero. Mm-hmm. In addition to that, ang pwede nilang i-require dun sa mga importers ay tatakan nila yung grade ng yero for easy inspection. Kaya siya, yung ibabawal nyo lahat. Yun! Yun! Ibawal lahat at isang grade lang ang pwede. Yes. So, pati yung mga gumagawa ng kulungan ng manok, ng baboy, ganun kamahal ang gagamitin na yero. So, paano yan? Kumbaga, in-increase nyo yung costs of production ng mga collaterals. Ng mga iba. Mga gumagawa ng aircon. Aircon. Ibang grade yung ng iba, yero ginagamit some dyan. Some of that ginagamit sa repair ng kotse. Ayan. And so on. So, ibang grade yan. Yung kumbaga, hindi maayos yung pag-regulate ng DTI dito. Parang iba yung pinupuntirya. Iba ho. Kasi kung ang goal dito is to ensure the safety of human habitation and structures for people's hindi use. Yan yung paraan. Ang dali, may inspections naman eh. Pwede naman din na ano, yun ang i-compel natin. Tatakan nyo yung grade ng yero dun sa yero itself para madali inspect. Ganun ho yun. Ang ginawa ng DTI, binawal lang iba-ibang klase ng yero at ito lang ang pwedeng yero. And higher. Anong purpose? Para lahat ng gagamitin daw sa roof, tama ang gauge. Mali. Paano yung ibang gamit? Wala na. Kumbaga, ang batas, ganitong grade ang kailangan sa roof. Hindi mo mapatupad yun. Bakit? Nalalagyan yung engineer. Nalalagyan yung kung city engineer or what.
Kulang sa information drive ang DTI. Uh-huh. Whatever. Yung mga contractor, nagbayad sa government official, nabawasan yung budget, so lower grade ang ginamit. Yan po ang mga dahilan kung bakit nila nagkakanda loko-loko sa roofing. Ganon ang problema, sabi ng DTI, mula ngayon, wala na lang ibang klaseng grade. Eto na lang. Parang meron sila. Yan na lang ang magagamit nyo. Parang iba yung Para sa bubong. Pareho ba tayo ng pinag-iisipan? Ngayon, paano yung mga ibang gumagamit na yero? Malas nyo. Pasensya kayo. Kailangan natin solusyonan itong sa bahay. Mm-hmm. Wala ba ibang solusyon, boss? Hindi kasi yung isang kumpanya, ito lang ang ginagawang grade at malapit sa isang cabinet member yun. Yan. Doon na ho lumabas. They want to corner the market. Yan ho yung totoong dahilan niyan. Okay. Yung sinabi niya concern na may mga nanloloko at ginagamit yung mga I sympathize with you. Napakasakit na experience nga yan, na maloko ka. Yes. Na yung grade ng yero substandard yung binigay sa'yo. Pero hindi lang sa yero nangyayari yan. Pati sa bakal. Correct. Yung rebar na yan, napakalaking problema natin. Ang laking issue natin dyan. Oo. At nagpapalusot pa ho yan, pinadadala sa Subic. Mm-hmm. Okay, tapos ang inspection niya ng product standard, sampling lang. Gasino na ba yung importer ang ipadala sa yung sample? Yung tama yung standard. But the rest of the shipment, below standard na ho. Ma-approve ngayon yan ng product Bureau of Product Standards. Meron ho nag-inspection yan kasi sensitive yung mga ganyang klase importation. Okay. Makakalusot ngayon yan, ma-ship. At doon sa Subic dadalhin kasi madali doon magkaintindihan. Yan. Mahilig sa kindatan dyan. Nagkakakindatan dyan. Oo. Nangyayari ho yan. Mas lalong delikado yung rebar. Eto, meron na naman reklamo din. Construction, ha? Pinag-uusapan kasi natin yung immediate na makabangon. Yung mga tinamaan ng Odet. Makapagpatayo ulit ng bahay o ng negosyo. Isa pang problema yun Halimbawa, retail ka, nagninegosyo ka, tinamaan ngayon yung tindahan mo. But immediately, kailangan magbukas ka. Ma-repair mo. Kasi why? Mm-hmm. Because your services are needed by the community. Kung hindi ka pwedeng, meron kang element na kailangan mo kumitawan, pero meron din element na kailangan ka ng iyong community. Diba? Kung ikaw ay halimbawa nagbebenta ng tubig, sa lalong madaling panahon, kailangan makapagbukas ka para maservisyohan mo yung iyong komunidad. Yes. Meron ka rin responsibility in that sense. Okay, ngayon ho, nagkakaproblema tayo dito sa cement importation. Diba? Kapag reconstruction, anong kailangan? Yero, kahoy, semento. Konting bato, konting semento, monumento, sabi nga. Diba? I've heard that in decades. Ilang dekada na ba since last ko narinig yan? Ay, kung naman you're dating me. Sito si attorney talaga. Como Jeff Rocks ka ngayon. Kaya. Labo. Kasi daw, meron hong nilabas na reglamento ang DTI. Na itinaas ang duties ng cement imported from Vietnam. Okay, itinaas nila kasi yung Vietnam, meron silang glut ng semento. Okay. Ang ginagawa nila, binabagsak nila yung presyo papunta rito sa Pilipinas. Mm-hmm. And therefore, very attractive yung kanilang semento. Umangal ngayon yung mga local cement. Okay. Yung local cemento, don't be deceived by the term local. Ang may-ari niya, mga foreign companies din. Yeah, okay. Lafarge, Cemex, Holcim. Okay?
So, nag-impose ang DTI, kumaga kumampi ang Department of Trade and Industry dun sa mga local cement manufacturers. Okay. Dumping duty ang tawag dyan. Punitive ho yan. Ibig sabihin, talagang malaki yan. Umangal ngayon, yung mga kumpanya sa Vietnam, yung local representatives, ang ganito sinabi nila, hindi pa daw tapos yung investigasyon kung totoong ang dumping o hindi dumping. Tinira na nitong DTI. Alam nyo kasi marami nag-i-import na simento ngayon dahil sa build. Yes. Eh gusto ng mga local cement manufacturer, sila lang ang makadali ng build. Ang problema, yung mga contractor, nahihirapan sa kanila. Kasi namimili sila ng bibigyan. Yun ang problema may palakasan. May palakasan din. Okay. Yun ang problema. Therefore, itong mga contractor, napilitan mag-import. Eh napasin nila, ba sobra na importation. Tinira ngayon ng DTI. Kumbaga kakampi ng, kumbaga hitman nila yung DTI. Yan. Yan o yung nangyayari dyan. O ngayon, kailangan ng maraming simento sa rehabilitation ng mga tinamaan ng audit. Eh meron kang dumping duty sa cement sa Vietnam. Sa tayo kukuha ng simento. Sana yung mga local level up. They will increase their production but that cannot be done immediately. Kailangan mo mag-retool, kailangan mo na kung ano, a new investment, more machines, mga ganyan. Paano ngayon yan? May problema na naman tayo, semento. Kahoy ba? Ay ba, kulang na tayo sa kahoy. Di ba, ano ang problema ngayon dito sa Odette? Ang nakikita natin, yung shortage ng construction material. Okay, malamang niya, maapektuhan din ng build. Di ba? Kasi magiging competing na rin sila eh. Huwag na yung labor force, kasi maraming labor force doon. Ikaw, sarili mong bahay, pwede mo itayo eh. Di ba? Huwag na yung labor force. Yun na lang materials, yero, simento, yung kahoy, maraming competing forces. Malaki-laki yung demand dyan to rebuild. Umuho ka na ba, Trix? Ay, oo. Ayan. Siguro mag-oo ako all for the rest of the 2 hours. Okay. Para lang maasar. Ay, thank you, Trix. Sa wakas, pumayag din. Magbabalikan ka na po ang oras natin, 9:31 ng maga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Isang karambola kasama pa rin sa impilan ko, Anwar Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Well, yung puntuhan natin dito sa construction materials, dahil nga sa malaki ang demand dyan sa lugar na tinamaan ni Odette, at malawak yung lugar na yan, 8 regions po, tataas ang sigurado ang presyo. Anong gagawin ng DTI? Kailangan mo, gumawa sila ng hakbang. At wala pa tayo naririnig. Right away, ang kailangan mangyari dyan. Right away, immediately. Pagplanuhan na natin yan, sigurado magkakaroon ng trouble dyan. Sa presyo. Ngayon, ang kumilos pa lang so far, ang Department of Energy, at nagkaroon sila ng price freeze ng mga fuel, LPG, things like that. Diyan sa lugar na yan. Kasi nga ho, sigurado tayo shortage ang aabutin dyan. Okay? Ang ginawa ng Department of Energy, price control. Pero sinabi nila, for 15 days. Okay. Lang? Ang kinakakaba ko, for 15 days. As ng kuryente ko, Ang kinakakaba ko dyan, yung mga nagsasamantala, ang gagawin niyan, di itatago lang.
At maglalabas ng goods nila after 15 days pag wala na yung price freeze. Dapat indefinite. It worsens the situation. Lalo magkakaroon ng shortage. It should be indefinite. Until further notice. Oo, yan. Ganon, yan. Hindi eh. Mali ata yun. May limit. May time limit, 15 days. Ay, nako. Yung pagkain, sigurado tayo, nako, tataas talaga ang presyo ng pagkain dyan. Ganito ang reaction ng DA, Department of Agriculture. Pag-iisipan namin. Uy! Kung pag-aaralan namin. Thinking of studying. We are thinking of studying the situation. Yeah. That's worse than planning to study. Planning to study. Kasi thinking. So ngayon, studying. Number 3, construction material. DTI po yan. Okay. Ano na naman ang maasahan natin kay Ramon Concepcion? Wala pa hanggang ngayon. Good morning, Boss John. Meron. Good morning. Okay, good morning. Pula na naman ang iyong... Joey Lopez? Pare? Si Joey Lopez? Meron. Uh-huh. Oh. Meron. At this yung Department of Energy, kumilos agad eh. Price freeze. Yes. Oh. Ang Department of Agriculture, pinag-iisipan nilang pag-aralan. Oo. Oh. Kung may first na to. Ang DTI, totally quiet. Hindi, nagsabi sila. Sumama sila sa cement importers eh. Hindi, kakampi nga nila yun. Oh. Hindi, kakampi nila yung local. Okay. Sumama sila dun sa issue ng cement eh. So meron na sila. Meron na sila. Price freeze din yun. Price freeze din. Automatic yun. Mali nga yung kanilang PR office. Press statement. Dapat kagad. Pagka-landfall na pagka-landfall pa lang, tinira price nila. Price freeze. Oh. Yun. Wala tayo narinig eh. Baka naman naghihintay din ng ano. Hindi, nag-uusap sila. Nag-go signal kay Joey Lopez. Oo. Baka nag... Si Ramon Concepcion. baka nag-aayos sila. Kasi ang pinag-uusap... Hindi pa nila natatapos yung problema eh. Hindi pa. Tungkol sa Hiringuilla. Oo. Meron pa kasama ba? kasama sila doon eh. Nagkakagulo doon mundo nasa Hiringuilla. Sa Hiringuilla sila eh. Ano ba naman kayo? Di ba meron silang... Kasi nag-ano na naman si Ramon Concepcion na baka daw yung Omicron. Omicron ang mahal. Maapektuhan daw. Teka, ako na muna. Jonathan. Ikaw naman. Kasi may sumisita kay Trixie. Panailan daw siya, yes. Kahina kay Boss Scott. Para daw akong parot. Oo lang daw ako. Oo lang na. Porke? Ayan, iba naman. Porke naman. Porke? 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 Porke si, porke no. Porke, porke. Oo. Grabe. At sa dami-dami ng issue na pwede niyong sawsawan, yung oo pa, ang inyong papansin, Diyos ko naman. Hindi man lang yung boots ko. Maliwa. Bakit hindi ninyo... Sa dami-dami ng pinag-uusapan natin dito na makaka-apekto sa ating mga kababayan, yung oo pa, alam mo, ano pala, pati pala Palawan, apektado, matindi. Grabe! Inkomunikado ang Palawan. Dapat kami sa Palawan ngayon eh. Hindi nga namin alam ang nangyayari. Kasama yan sa distrito ng Rotary namin. Grabe. Hindi namin alam. So ngayon, nag-decide na yung district, lahat ng tulong namin, doon namin dadalhin sa Palawan dahil mga kapwa Rotarian namin nandun. Yung southern part yata eh. Yeah. Yung southern part. The southern. Pero the whole daw. Ang San Vicente, yung may airport Vicente, daw. San Vicente. Sarado. Oo nga. Medyo northern na yun. Hmm. Di ba? Pagitan ng Busmanga at saka Puerto Princesa. Mm-hmm. Sarado yun. Sarado. Wala. Hindi, mabigat pala ng... Tourism heavy ho ang Palawan. Yes. Industry dyan. As a matter of fact, maraming nagsasabi na rebooking problema. Lagi. Lagi. Ito, napospone na naman yung signing ng bagong kontrata between MWSS at saka Manila Water. Ah, napospone. Napospone na naman. Hanggang Pebrero daw. Pakita nyo kasi muna. Ngayon kasi kontrata. Disyembre. pangatlong postpone na to.
dapat napirmahan na noon sa taon yan. Nanginginig kasi mga yan, baka mapunta kay presidente yan ng reklamo. At tingin ko, mag-delay-delay sila hanggang makababa na si... Pebrero ang susunod na signing. Oh. Another postponement yan. Oh. July na yan. Hindi, tsaka sasabihin, February. Ako, baka hindi na pwede mag-sign ng ano ha, kasi... Ang Pangulo, mag-election. Maganda. Kailangan daw ho ng panahon pa. Naku. Both sides, MWSS at saka Manila Water, para raw mapag-aralan ang conditions ng concession agreement. Kasi dapat kasama daw ho dun sa concession agreement yung adjustment para sa inflation. Yung basis ng adjustment pa. Ang tagal-tagal nyo nang pinag-uusapan yan eh. Ba't ngayon lang? Hindi na ba kayo nagsawa sa mga adjustments? Yung adjustments doon nagkakatalo eh. Yung adjustments. Ano ba yan? 5% o 10%? Okay. Dapat doon September na perma na. Sinuwerte naman. At pumayag sila, both sides, agreed na extend. Sa November na lang. Extend yung ano. Okay? Hindi naman umaangal eh. Wala naman umaangal. Basta they're in agreement. Tapos pumayag ulit sila nung November na, came November, sa December na lang daw. Which is December 18. Which was last Saturday. So... Sinwerte na naman pumayag sila at saka na natin pirmahan sa Pebrero na. Start of the campaign. Ayan. Oo. Napakaganda nito. Magaling sila. Yung unang dahilan, kasi dapat sabay ang pirma. Manila Water at saka Maynila. Mauuna yung isa, mali yun. Kailangan sabay. Yung pangalawang ano, kung ano man yung concern nila, ay meron pang kailangan ayusin. Ngayon daw, yun sa ano naman, inflation adjustment. Alam mo, inuulol nyo na ang presidente niyan eh. Sa ginagawa nyo? Dati, ang tagal-tagal ng kailangan nito eh. Tapos syempre, tama-tama, distracted si presidente. Oo nga, may calamity. Disaster, calamity. At saka ano yan, baka question din pa yan, the president cannot sign anything of such ano. Kasi election na eh. Oh, campaign period na. Baka lang. Alam mo, they can always come out with ano yun. Ate, di ba parang yun sa ABS-CBN yung... They can always come out with some reason. Ano yung batas ni Dillon? Tricks ulit? Yung... Senate Bill 1530. Na... 1530. Kahit expired na. 1530 kahit, talaga. Tama, kahit expired na franchise, hindi pa expired yun. Kaya nga. Ano yun? Handling nga eh. Ano ibig sabihin nun? Tapos ang weird, imbis na gumawa ng sariling batas ano on franchises, inamend lang yung admin code. Yes. Tago. Tagong-tago. Kasi yung admin code, they pertain only to licenses. Yung ano, minsan tawag sa kanila, prangkisa, di ba? Yung sa jeeps, ano, ganyan. Pero mostly this pertains to licenses. Okay. So, na kapag timely renewal has been made, before nag-expire, hindi na considered expired yan, kahit hindi ka pa nai-issue ng bagong lisensya. Now, sa driver's license, ganun yan, di ba? Mag-apply ka, di pa nag-expire. Pwede ka pa rin mag-drive. Bibigyan ka kahit hindi pa, di ba noon, pagka hindi pa nagawa yung card, may temporary ka. Parang ganyan. Pagka ang sipag ng LTO, mga 6 na buwan papel yung lisensya mo. Lisensya lang yun. Oo, minsan nila taon na inaabot na papel yung lisensya mo. Ito, Mascom, ano to eh, network. Mas matindi to. Pero ito, franchise. At so, dinali lang sa administrative. Amendment nga eh. Ng administrative ano yan, walang pinag-iba yan dun sa mga period at sa kakama. Ganon, interpretation. Mga, sa mga internal revenue code, lalagyan mo ng period sa kakama. Oo. Mababago lahat. Mababago lahat yung ibig sabihin nung ano na yan. Kasi daw unfair. Dahil yung iba, napapayagang mag-operate kahit expired na. Mm-hmm.
enforcement ang issue doon, hindi naman yung tungkol sa batas. Hindi, mali daw yung batas doon. Dapat ang batas, sabihin. Mm. Eh, yan ang kalakaran eh. Dapat sumunod yung batas doon sa kalakaran. Since it is already the practice, dapat nilagay nila yun sa whereas. Since it's the practice. Ilagay nila sa whereas yun. Hindi, sinabi lang ni Kiko yun eh. Di ba? Palay ko nadunas lang si Kiko. Ilagay nila sa whereas. Government has been negligent, etc. And everything. Therefore. Allowing others to operate even when so yung batas magbago na lang. Therefore, sumunod na lang lahat sa mali. Na lang. Para fair. Para fair din naman. Lahat na lang. Napakahusay nun ah. It's all in the context of sana all. Sana all. Oh. Favorite niya niya. Ito pinapansin pa ako isa. Uh-huh. Ah. Yun hong UP Los Baños, may mga ano yan eh. May mga pataniman plantation. Aba, kalahin mo tinurn over sa Department of Agriculture. Patay na. Dapat nga baligtad eh. Yung Department of Agriculture na magbigay ng lupa dyan sa mga scientists dyan sa UP Los Baños para maayos-ayos. Aba, tinurn over ng UP. Ano kaya mangyayari dito? Masarap bantayan to ah. Ano yung nilagay? Ang department, ang UP Los Baños, mga lupa yan, di ba? Diyan sila nagtatanim. Tapos tinitignan nila kung ano mga mangyayari, scientific. Kumbaga, dito pinag-aaralan. Ang farming techniques. Sa UP Los Baños, tapos kung ano yung ma-develop nila, eh ibibigay sa DA para ma-propagate, para ma-popularize, nagmo-model sila. Yang hong mga bigas-bigas na 'yan. Iri, mga iri. Galing niya sa atin. At naibigay natin niya sa Thailand, sa Burma, sa Taiwan, and everything. Sa ating galing 'yan. Dito na ano ho, na-develop, yes. Na-develop sa UP Los Baños. So proudly announces turn over edible garden to DA. Edible garden. Edible. Yung pataniman nila. Para daw ma-promote ng DA yung urban farming. Ayan. That's really... kung ako ho sa inyo, hindi ko ta-turn over sa DA yung farm mismo. Yung technology na lang, ibigay nyo sa DA, tapos sila mag-propagate. Yung farmers mo, mapapabayaan yan. Ako. Baka ang gawin niyan, isara yung farm at mag-import na lang tayo ng gulay. Baka kasi nag-work eh. Baka ma-affect yung importation program. So, ay! Yan natin yun. Yung pork importation pala, of total food importation, almost 40% yung pork. Ang pork. Grabe. Hindi malayo yun. Oo. Hindi malayo yun. Oo. So, okay na dyan. Meron akong issue eh. Ano issue mo? Ni-resurrect na naman yung ano, yung ABS-CBN issue. Not just yun sa 1530 na anti-franchise. Pero, syempre, di ba kaakibat niyan pagka-abistado na yung bill. So, following that, yung propaganda. Yes. Okay. So, ang propaganda, at syempre, pinagsamantalahan itong panahon ng disaster, mas laganap sana yung impormasyon. Ang daming walang alam na yung taong bayan. Dahil walang ABS-CBN. Eh, tatanga-tanga itong GMA 7 eh, no? At hindi marunong eh, no? By the way, hindi totoo yan. May mga lugar na walang coverage ng kahit ano. Kasi, chinek na namin yan sa NTC nung up for renewal yung franchise ng ABS-CBN because this was an old argument. There is no area in the Philippines not na wala covered. Man lang yes, local channel. Yes. Na wala man lang yung mga repeater stations and so on. Lahat meron. Lahat meron. Umaabot nga tayo ng Taiwan eh. Actually, nagiging problema dyan ay hindi nyo binibigay. Ang wala doon yung mga ABS-CBN programs na pinagkakait nyo doon sa mga ano yung mga franchise holders na local. Na local. Yan ang wala. Kasi gusto nyo kasi mahal gusto ang bayan. Yan ang wala. Para kumita. Kumita kayo. Totoo 'yun. Oo.
Yung mga ano, yung mga local. Ayan ah, umuho ako kay Joanat ha. Oo. Miniskuran mo ba? Naku, kulang na yung ano, yung nag-start na. Ah, nagkaroon ng ganun na issue? Oo, so, ay, oo. Ay, oo, oo, meron. Oo, patay tayo rito. ABS-CBN, yun ang propaganda ngayon. Kailangan ng bayan. In the service. In the, kasi, ano, kasi, anong dahilan? Kailangan. Kulang ng information. Hindi daw umaabot dun sa mga liblib na lugar. Ang impormasyon. Mm-hmm. Ano nila yung impormasyon kung liblib na lugar sila? Hindi daw nila alam yung pagdating. Ano mo yun? In the first place, hindi totoo. Lahat yan covered. It's not true. Ang hindi dumadating dun yung mga programa niyong pinagkakait. Okay. Alam mo, ako nga gusto ko sa liblib na lugar to be away from all this information. Overload kasi. Tapos gusto niyo makarating ngayon sa kanila yon. Mga island na isolated island. Kaya nga nandun yung mga tao na yon. Ayaw nila nung gulo. Okay. Para kayong COVID ah. Actually, kung yung mga nagpapadala ng mga mensahe sa atin, hindi nila nireklamo yung hindi nila alam yung bagyo or hindi umabot kasi ang ABS-CBN sa kanila. Kailangan nila yung ano, yung relief. Hindi pa umaabot sa mga lugar kanila. Na. So yun yung issue nila. But no, yung iba gagawin nilang issue. Hindi man biktima, hindi man kahit ano, di man nga affected. Affected siguro sila doon sa baba ng numbers ni Lenny. Kaya dapat daw may ABS-CBN. Mababa ba yun? Mabira ka, 20%. Pa, may mga umangal pa. At bakit daw naman nag-aerial inspection si Presidente? Bakit nga naman? Daw yun? Nagpaplano ba daw ng gera? Bakit kayo nag-aerial inspection? Mali nga naman yung area. Ground na natin yung buong Philippine Air Force, ha? Komo ba may aeroplano? Gusto mo na makita kung anong damage? Maling-mali yun ah. Masama yun. Diba? May aeroplano. Sakay tayo aeroplano. Tignan natin anong damage. Huwag na lang, di ba? Ako ulit dapat bumaba siya sa tubig. Kasi na-flooded diba? Sige nga, pababay nyo. Kung sino man ang nandi dyan, pababay nyo na ano, dapat nakaan siya. Hindi mo masa... Kung gano'n lang ang inaabot ng isip niya, hindi mo rin masisin tao eh. Alam mo, ang gando lang yung pag-iisip niya. Sabi nga nila, ang masakit doon. Ang gando lang yung pag-iisip. Hindi nga, kung yun lang ang kakaya niyang isipin, abutin ng kanyang isip. Huwag mo nang i-debate. Huwag mo nalang patulan, number one. Alam mo naman tanga siya eh. Huwag mo nalang pasinin. Para ano, para may silbi. Konting entertainment value naman. Wala namang silbi to sa inaakala. Sabi nga nila, di ba? Hindi krimen maging tanga. Krimen niya, pag nagsalita ka, and prove beyond doubt na tanga ka nga. Oo. Oo, ayan. Ang ganda ng pagkakaoon niya. Hindi, paanin nyo pang ABS-CBN, si Lenny nga ang nag-iikot. Nagmi-mistulang reporter. Hindi kasama yan, sinabi ko sa inyong 8.8 plan. Kasama yun yung ABS. Plan pala. Sa lumlob ko lang, eh sarado to, ba't nyo sinasama sa... Nakasama? Kasama eh. Nakita mo na. Inahanap ko nga uli eh. Yung 8 points? Oo. Nahanap ko ha? Oo. Yung 8 point ano? 8 point kasama. Nandyan nga yun. Oo, nandyan nga yun. Pati yung maid. Mga kasambahan. Pag-ibag meeting. Iko-convincein ng mga amo. Maids and drivers. Parang town hall with the kasambahay. Yung mga nakakaakibat ninyong mga hampas lupa, i-convince ninyo. I-convince. Tapos yung ABS-CBN gagamitin. Eh, sarado yung ABS-CBN eh. Number two, yung bang mga, lahat ba ng amo, sigurado sila makaleni? Baka hindi rin. Meron akong duda ron, ha? Oo. Maaaring sa exclusive villages. Yung assumption na yan, eh. Mali yung assumption, di ba?
Nasa ano nga yun? Ina-analyze ko yung mga points eh. Hindi, sabi ko, sino kayo gumawa nito? Totoo kayang political scientist ang gumawa nito? O baka malamang kung sinong nagko-comment lang niyan bakit na sumasakay na aeroplano si presidente. Baka yung chef na nagti-TikTok. Yeah. Na ano, sumasayaw-sayaw siya. This is our promise. Ano, this is Lenny's promise to everyone and our promise to her. Oo. Ganun yung boses. Oo. Meron? Meron ganun na, chef? Meron. Meron. Oo. Oo. Tuntua nga ako kasi wow, sorry. Gets na gets yun ng masa. Mm. You know, as Hampas Lupa, we so appreciate you're so elitist to talk. Uh-oh. I'm so like, katuwa. Kairita. Sabi ho ng DOH, by the way, I-remind lang natin yung mga nasa evacuation center. Sabi ho ng DOH, observe social protocols dyan sa evacuation center. Okay. Ibig sabihin, huwag kayong magsiksikan dyan. Napakahirap ipatupad nun. Enforce health protocols daw sa evacuation center para hindi magkahawa-hawa. We understand the need for that, pero what about space? Ha? What about space? Eh, problema na nila yon. Basta sinabi na ng DOH. Oh, doon kayo sa ano, open observe air. Observe protocol. Open air. Kung hindi na kayo magkasya sa classroom, open air na kayo. Open air. Kung magpaulang kayo. Paaraw kayo. Paaraw kayo. Ano? Wala. Tapos sipon na maabuti nyo. O pulmon nyo. Pneumonia. Hindi nga kayo magkaka-COVID, pero magpulmon nyo naman kayo. Ano ba naman yan? Kaya nga sa sinasabi natin, kailangan na mabilisan yung makapagpatayo ulit ng bahay. Yes. O ma-repair yung bahay para makaalis dyan sa evacuation centers. O ma-repair yung mga evacuation centers mismo. Ay, kasi baka nasira. Nasira rin yun. So, multi-purpose hall. Hall. Yan. Napakaganda naman ng laking issue, ah. Laking issue niyan, ah. Yan ho ang makakapag ano. Bangon ng bayan. Yan. Yung issue ng pag-oo. Isipin mo. Isipin mo na ilagay pa niya yan. Kalain mo na isip niya yan. Mahusay na troll yun. Oh, mabigat. Mabigat. Mabigat na troll yun. Bigat ng damdamin niya dito. Masakamahal loob niya na may oo. Happy 9th anniversary kay Mike Tainch. From his wife, May. Uy, May, ah. Thank you, May, sa pagpapadala niyo sa super chat namin. Happy, wow, 9th anniversary na pala kayo ni Mike. Parang kilala ko. Happy anniversary sa inyong dalawa. Many more to come. Tapos, si Maria Santos nagpadala din sa atin sa Super Chat at saka si Ma'am Carol Historilla. Maraming salamat po. Maraming thank para you. Sa inyo. Oo. 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 Oo po. Si ano. Yes. Okay. Tapos, in addition to which, ulitin ko ha, yung sa Palawan, pinost ko doon sa Luminous, nakapin po doon sa top. Kailan yung punta ng aeroplano? Tentatively on the 23rd, but they might plan more flights eh. Sino yan? So, on the 23rd. Ibig sabihin niya sa Makalawa. So by tomorrow, kailangan ma-deliver. Yes. So, kung meron kayong relief goods for Philippine Palawan. Philippine Air Force ito. Philippine Air Force. At nananawagan ako sa Land Bank of the Philippines. Attempt ako, siguro like 20 million times, na i-deposit yung mga pinadala sa atin for the Coast Guard, dun, okay. Donors Drive. Okay, nakuha na yan. Land Bank? Nire-reject ng Land Bank. Error message ako all day. So tumawag na ako sa Philippine Coast Guard, in-explain ko na your Land Bank account is rejecting, nag-error message lang. Apparently, sakit ng Land Bank yun. Oh, sakit ng Land Bank. Ayon. This has been a continuing complaint. Land Bank naman, panahon ng kalamidad, parang awa nyo na ayusin nyo yan. O kaya kumuha din ng ibang account ang Navy, baka sinabihan pwede. Sinabihan ko, yung Coast Guard pala. Daw, computerization program. They will send us a new account number para matulungan yung mga gustong mag-donate. Parang awa nyo na. Sakit yan ng maraming banko.
But especially but most land itong bank. Ano, itong land bank talaga. I have no kasi problems po, busy with the land others, bank. Eh. Meron silang 40 billion para pautangin para, yung mga hub racers. Oh. Naghihintay ho sila ng mga pupunta doon na nakamerkana. Napaka-hub racers, ha? Para mangutang. Para mangutang. Sande, hub racers na lang ang tulungan natin. Maraming salamat. Happy birthday ulit kay... ano yung pangalan ng anak ni Mike, Paring Vic? Mike? Si Mike, di ba? Yung pangalan ng anak ni Boss Vic. Miguel Alfonso. Miguel Alfonso. Lima. Happy birthday. At happy anniversary. 9th anniversary, Mike Pines from May. May tambayan po tayo mamaya. Don't forget. Antabayan. Susunod na. Antabayan. Susunod na programang Servicio de Voz 882 with Mr. Vic De Leon Lima. We'll see you later on Tambayan. Ako si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.